Alright, so usapang business ulit tayo. How to become obsessed sa sales. Yan. So, nagbebenta na rin lang tayo. Magbenta na tayo ng high profit margin para sulit ang galaw mo, sulit ang galaw ng mga sales team mo, sulit ang kilos ng lahat, di ba? So, salip na kumita ka lang na let's say 20,000 per week. So, i-times 3 mo kasi tinaas mo yung profit margin. Magiging 60,000, di ba? Makapagbigay ka ng bonus sa yung mga team. Alright? Kunin natin yan dito sa book ni Uncle G. Grant Cardone, yan. Be obsessed or be an average. So, be obsessed in sales or be an average. Alright? Kaya pag-usapan natin, paano, Doc? Let's go. Let's go. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Technologies Incorporated. And of course, IMG Rockstar Community. Magandang araw sa lahat mga delivers natin, mga OFW, and dito sa Pilipinas. Okay, simulan na natin. First, of course, bago tayo ma-obsess sa pagbebenta sa lahat ng may negosyo, kailangan meron muna tayong pagdaanan. Alright? So first, before ka ma-obsess sa pagbebenta, sa sales, kailangan unang-una muna, you have to understand the importance of sales. Yan. So, dapat alam mo, mula sa isipan mo, sa kilos mo, sa lahat ng bahagi ng katawan mo, ang kahalagaan ng sales. Kasi dun manggagaling ang motivations mo. Dun manggagaling ang kilos at galaw mo. So, for example, kailangan maintindihan mo, sabi dito sa book, that your sales is the lifeblood of your business. Mahalaga sa kumpanya, mahalaga sa empleyado mo, at lalong napakalaga sa'yo ng pagbibenta. Ikaw na may-ari at ikaw na sales manager. Okay? So, kailangan maunawaan natin yon. Okay, so, kaya dapat mo sa atin, no, as a CEO or business owner, dapat every day or weekly, meron tayong trainings, orientation sa sales team mo. Sabi mo, kaya kailangan natin itong mabenta. Bakit kailangan mo makabenta ng 10,000, ng 50,000, ng 100,000? Kasi yan yung blood natin. Pag nawala ang blood, mamamatay tayo, di ba? So, walang, ano, hindi yun, hindi awkward na sabihin yun sa iyong team. Kailangan sinasabi. Okay? Kung hindi mo binabanggit, banggitin mo yan every day sa iyong sales team. Okay? So, next po, ito. You have to learn the requirement of sales. So, para ma-obsess tayo, kailangan alam mo requirements, dalawang bagay. Doc, ano requirement ng sales? Second po, first po. So, dapat alam mo, pag nakabenta ka, hindi basta benta. Ang bentahan, malaki. High quantity. Okay? So, hindi enough, isa, dalawa, sampo. Hindi po, kailangan mataas po ang quantity. Okay? And second, requirement ng sales is, yon, when you sell product at high price, high profit margin, sa lahat ng mga business owner, nagbebenta na rin lang tayo. Magbenta na tayo ng high profit margin para sulit ang galaw mo, sulit ang galaw ng mga sales team mo, sulit ang kilos ng lahat, di ba? So, salip na kumita ka lang na let's say 20,000 per week. So, i-times 3 mo kasi tinaas mo yung profit margin. Magiging 60,000, di ba? Makapagbigay ka ng bonus sa yung mga team. Alright? So, you have to understand that. Hindi basta makabenta. Malaki ang volume and mataas ang profit margin. Tandaan po natin yan, okay? And third, para ma-obsess tayo sa sales, kailangan maintindihan din natin ang cycle ng pagbebenta. So, of course, ang cycle po niyan, first meron kang product or services. And you have to get more attention. You have to understand that. Kailangan kumuha tayo ng attention. Alam nyo sa amin po, sa IMG Rockstar Community, meron kaming orientation sa aming team, no? Like yung sinasabi, you have to get attention. So, sa mga nagtatanong, Doc, bakit ka nagti-TikTok? I have to get attention, di ba? Doc, bakit ka, ang dami mong ano, ang dami mong pinopost everyday, nakaka-5 ata kami. I check yung ibang influencer din, yung ibang nakaka-20. So, sabi ko, parang nalalamangan pa ako. Frequency can get attention. So, mag-post tayo ng post. Wala naman, di naman bawal, di ba? And, of course, you sell it in the market. And, eto po, napakalaga nito. You have to expand your customer base. Sa lahat ng negosyante, kailangan malawak yung base mo, ang customer base mo. Ibig sabihin, dumadami ang kliyente mo. Okay lang na the same clients, pero nadadagdagan dapat yan. Okay, so ulitin natin, your product, get attention, sell it in the market, and expand your customer base. Alright? You have to understand that para ma-obsess tayo sa sales. Alright? And next po, ayan. So, Doc, ano pa yung step? Pero bago yan, mag-copy muna tayo. Copy po tayo. Ang sarap po ng kape. And announcement tayo. So, gaya nabanggit ko kanina, IMG Rockstar Community. Wow, so, we are doing free webinar po every day po yan, every night. So,
we are teaching people how to invest in mutual funds. Okay? So, para makistart na yung investment. And of course, how to avail sa Kaiser. Ang Kaiser po, 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and investment. So, lahat mga OFW, pwedeng-pwede yan. So, lahat tayo, sabi ko nga, basta huminga tayo, dapat may Kaiser tayo. Kaya i-Kaiser mo na yan. Okay? And of course, ito, napakalaga po dito, if you want to avail our 3-in-1 business coaching package. So, kaya po yan, 3-in-1, kasi pupunta po ako sa inyo, i-coach kita as a business owner, then meron tayong seminar sa yung mga empleyado, lalo na sa marketing and sales team mo. And of course, marketing vlog to advertise your business. Okay? PM na sa personal FB nito. Okay, so tuloy tayo. And number 3 po, how to become obsessed sa sales. Kailangan po, ma-obsess ka muna sa product mo. Dito tayo magsimula sa produkto natin. Kailangan na obsess ka sa product mo, hindi lang sa pagbebenta. Yung binebenta mo, na-obsess ka. Dok, paano ako ma-obsess sa binibenta ko? Ito, tinan natin mismo sa sulat ni Sir Grant Cardone, no? Basahin natin. Ang sabi niya po dito, page 118. So, ito yung mga questions. Kung na-obsess ka na ba sa yung product, ito po, do I love my product? Do I love selling product? Do I own my own product? So, ibig sabihin ito, dito lang tayo mag-stop. Ikaw ba, ino-own mo ba yung product mo? Talaga bang, pag sinabing, halimbawa, coffee, talaga bang, coffee namin, di ba? May coffee po kami. So, you have to own your product. At love mo talaga siya. Naiintindihan mo benefits and all. Okay? So, bago ka ma-obsess ibenta, unawain mo muna ang produkto mo. Okay? Alam nyo sa amin nga, di ba, meron kaming, so, IMG, ka-partner ang mutual funds, no? Ang Rumber pala. Kaya nakapag-invest tayo sa mutual funds. And IMG, ka-partner natin ang Kaiser, alam niyo po ba na matagal ko munang inaral din ang mutual fund? Matagal ko munang inaral din ang Kaiser. Ilang seminar, webinar po ang inatenan ko sa head office namin, sa videos namin, para mas maintindihan ko po siya. Bago ko siya sabihin sa inyo, you have to get your Kaiser, you have to start investing in mutual fund. No-obsess muna ako. Ako mismo, nag-invest sa mutual fund weekly. Ako mismo, no-obsess sa Kaiser. Alright? Okay, so next po, eto na. So, dito ka na ma-obsess. Okay? So, after understanding the sales process, ano yung dapat mong ibenta, gaano kadami, and kailangan ma-obsess ka sa product mo, now it's the time for you to obsess sa sales. Dok, paano tayo ma-obsess sa sales natin? Ito, meron tayong questions, no? Na dapat natin ding tingnan, okay? Or, eto dapat nating ino-offer o sinasabi sa ating kliyente. Okay? So, kailangan ma-obsess ka dito sa mga activities na to. First, mabilis lang natin, no? Dito yan sa book pa rin ni Sir Grant Cardone. Sabi niya po dito, you have to ask for the order. So, ang obsession mo, inilalabas mo yan, pag tinatanong mo, may order po ba kayo? You ask for that order. Okay? Hanggang di ka nagtatanong na order, hindi bibili yan. Okay? So, second, did you present proposal? Mag-present ka ng proposal. Pag walang proposal, walang interaction. Ano itatanong niya? Di ka naman nagsabit na proposal. Anong pag-uusapan nyo? Mag-submit ka ng proposal. Email it. Email mo sa messenger. And of course, ito pa. So, you deal with the decision maker. Doon ka magpunta sa head. Doon ka magpunta sa nagdi-decision. Lahat ng effort mo doon may buhos pag yun ang harap mo. Yung may-ari mismo ng negosyo, ng business. Alright? And yan, you have to solve that magic problem. Siguro isa nating vlog to, no? Solve that magic problem. And follow up. Alright? So, ma-obsess ka in asking question, presenting your proposal, and talk to the decision maker, and follow up. Okay? Alright, so, G-Libers, ito po yung mga paraan para tayo ma-obsess sa sales. Sabi ni Grant Cardone, be obsessed or be an average. Of course, ayaw natin maging average sa sales lang, di ba? Kailangan madami tayong sales. Okay? Kaya gawin natin ang mga steps na to. Okay? So, sana po nakatulong ang ating vlog. Again, sa lahat ng mga business owner, you can message me po to help you increase your sales at kung paano makakuha ng attention. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day and let's go! Kapi po tayo!